mga bro. So, Roser 135. Ayaw nang umandar. So, dati raw, kumakalans yung makina, maingay. So, ngayon, ayusin natin. Okay? Kakalas-kalasin ko na. So, mamaya, isishare ko na lang yung video dun sa mga pyesa na sira. Yung mga dapat ayusin. Okay, so, kalas-kalas na natin. Tinanggal na natin yung mga cover, upuan, tsaka tangki. Okay. Try natin tadyakan. Ayun. So, mayroon lumalagitik sa mga. Ayun, mayroon tumatama. Okay, so, una natin pick upin yung cam chin. So, bubuksan natin tong cylinder head. Okay. O, buksan natin to. Ayan. Para makita natin yung cam chin. At saka yung clearance ng intake valve at saka exhaust valve. Okay. So, ayan. Baklas na. Ayun. Okay. So, ayun. So, cam chin nga. Sobrang luwag ng cam chin. Putol pa yung guide. Oh. Yung guide ng cam chin naputol. Pero mo yan, kaya pala pag tinatadyakan mo malagitik. Okay, so to babaklasin natin itong cam chin. Babaklasin natin dito yung cover. Palitan natin ng cam chin tsaka itong guide. Okay. Okay, pag Roser 135, pag nagpalito ng cam chin, baklas natin lahat. So, pati ito, clutch housing cover, side cover ng crankcase. Tatanggalin natin yung kickstarter. So, tanggalin natin yung mga tornilyo. So, baklas na yan. Okay? So, pag nabaklas natin, mamaya, ipakita ko rin yung pagbaklas ng timing chin. Okay, pag nagpalit tayo ng cam chin, ng Roser 135. So, ito na yun ngayon. Babaklasin natin itong clutch housing. Okay. Okay, tanda natin yung ikot ng nut dito. So, ito lip thread. So, ang tanggal nito ay pag ganun, pabalik. Okay. So, pag nagkamali tayo, pag tanggal pag ganun, sira ang thread. So, kailangan pag ganun. Okay, so tanggal na. Yan. Okay. Okay, so tanggalin na rin natin yung to, tanggal na yung bolt dito. Yan, tanggal na. Tanggalin natin yung cam chain. So lagi kailan pag tanggal tayo, kailan lagi naka-timing yan, di ba? Okay, yan yung timing, kaya pantay. Pantayan dito. So yung level dito pantay, tapos nandun yung liter T sa taas. Opo. Pero kailangan naka-timing din tayo dito sa flywheel. Okay, yan. Okay. Okay, tanggalin natin tong sprocket ng cam chin. Okay. Timing chin. Okay, tanggalin natin yan. Tapos dito, meron dyan spacer dito. Kahit din na natin tanggalin yan. Okay. Okay, so laglag na yung cam chin dito sa ilalim. Kaya lang, hindi rin natin itong ano, mabubunot kung hindi natin tanggalin to. Kaya dapat tanggalin natin to. So simple lang naman tanggalin yan. Tanggalin lang natin yung maliit na alin bolt dito. So bubunotin natin yan. Ayan, okay, bunotin natin. Okay. Ayan. So laglag na yung cam chin. Diretso na yun, tanggal natin sa ilalim. Okay. Sundutin lang natin ito. So, ayan. Tanggal na. Okay. Tanggal na yung timing chain. Pati yung guide. Tatanggalin natin dahil naputol. Papalitan din natin. Okay. So, tanggal na. Okay. Ayan. Tanggal na. Hugot lang. Hugot lang bay. Okay, so, yan, putol. Putol dito. T.
puti. Kailangan palitan ng bago. Okay, so yung, yung number ng kamchin ng Roser 135i 94. Okay, ito na yung pangpalit natin sa tensioner guide. Pagkabit ng tensioner guide to, ipapasok lang natin ganun, dire-diretso lang yan pataas. Yan, okay. Okay, salpak na yung tensioner guide. Lagay na natin yung kanya na tornilyo. Yan. Okay, ito yung bagong kamchin natin. Yan. So, ibang type na. Dati, ito yung original niya. So, yung pampalit natin ito. So, ito naman ay original naman to ng Kawasaki. Pasok lang natin dun sa taas. Ito, pitatin sa baba. Shoot natin dun sa sprocket niya. Okay, pasok na. Pasok na pasok. Swap na swap. Kailangan, bago natin kabit yung sprocket dito. Ito, bago natin ikabit. So, kailangan nakasakto yung timing dito. Yan, okay. Kabit natin yung sprocket. Okay, naikabit na natin. So, kahit naka-press yung tensioner, mahigpit na agad yung kamchin dahil bago. Higpitan natin yung tornilyo. Pagkatapos, pwede na natin i-release yung tensioner. Okay? Ayan. Yun. Okay. Yun, mahigpit na. Kailangan din natin magpalit ng tensioner. So, ayan. So, kung walang pang Roser 135, pwede na natin gamitan ng pang Web 100. Web 100, Web 125, okay? So, kailangan, bago natin ikabit, ano, paatras muna natin yung pinaka-dulo niya, okay? Okay, okay. Inilagyan natin ng tri-band. So, yung ginamit natin na tensioner, pang Web 125, dahil walang pang Roser 135. So, parehas lang naman sila. Sakto lang. Walang sabit. Walang labis. Walang kulang. Okay, release natin yung tensioner. Okay, ayun. Ayos na ayos. 100%. Walang palag yung kamchin. Okay. Okay, okay lang. Balik na natin to. Yan. Yun, okay. Kabit na natin yung clutch housing. So, mauna yung vent washer bago itong nut. So, ang pahigpit natin ay paluag dahil lip thread. So, kailangan tanda natin sa Roser 135 yung nut sa clutch housing ay lip thread. So, okay, para sa mga nagpa-practice pa lang mag-mekaniko. Okay, natin yung spring tsaka yung apat na tornilyo. Okay, takpan natin sa taas. Balik natin yung takip para mamaya paandarin muna natin. So, malaman natin kung okay na, wala na yung lagitik at kalansing. Okay. Okay, kabit natin yung tank case cover. Okay, bago natin tapusin yan, so kailangan yung mekaniko magmimerienda muna. So, yan, merienda muna tayo bago natin tapusin yung trabaho natin. Sarap. Lagyan natin ng langis. Okay, nabuo na natin. Tapos na natin na buo yung makina. So, kakabit na lang natin yung tangke at paanda rin. Okay, mga bro, papanda rin na natin. So, tapos natin, nalagyan na natin yung tangke. Okay, papanda rin na lang natin. Okay. So,
ito, try natin. Ayan. Okay. So. Ayaw nga. So sa loob ng 6 na buwan, so ngayon lang siya napandar uli. So wala na yung maingay sa makina, wala na yung lagitik-lagitik, yung kalansing okay na, wala na rin. So ayan, ayos na, ayos na. Na-stack ito ng 6 na buwan. So ngayon na naayos, naayos ulit. Okay, so sa mga viewers ko preparing siya ng motor, subscribe lang kayo para marami pa kayong matutunan. Okay, thank you.